Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita nyo, ay meron po tayo ditong bote. Yes, tama kayo. Dahil ang laman ng bote nito ay suka. Di ba paborito natin yan? Ito, ang suka na ito ay isang uri ng katas ng niyog. Ang tawag sa amin ay tuba. Gagawin natin po itong suka. Kung nakita nyo po ang kulay niya ay blurred. Yes, tama kayo dahil patapang na po yan dahil yan po ay matagal na po yung nabuan. At nakita nyo po may latak sa ilalim. Ay, normal lang po yan na latak. Ayan, nakita nyo. Malinis po yung latak na yun. Nasa sa inyo po yun kung gusto nyo pong salain ulit ng tela, okay, strainer. Depende po yan sa inyo. Pero sa akin, malinis po yan, normal lamang. At isang dangkal po yan ng bote. Ang taas niya, at alam nyo bang nilagyan natin yan, ay bote ng gin, 4 kantos. Kaysa itapon natin, so gawin natin pakipakinabang po. At di ba, paborito natin ang suka. So maglalagay po tayo ngayon ng mga ingredients na talaga naman nagpapalasa po sa inyong panlasa. At nagkakain tayo, ay ready na po yan at ilalagay na lang po natin yan sa mga plato o kaya sa kakunting lalagyan. So ano inintay nyo? Halika, samahan ako ninyo at tayo ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ngayon gumawa ng suka na masarap. O kita nyo yan, meron po tayong asin, nakita nyo naman, di ba? At meron pa tayong nakalagay na bawang. Binalatan ko na at saka chinap-chap ko yan. Pamintang buo yan, so dinurog natin. Mas maganda yung buo at udurogin natin siya. Meron tayong luya. At meron tayong sili. Tama kayo dahil ito ang pampalasa natin sa ating pong gagawing suka. Dahil isa po yan sa pinakamasarap po na panlasa o sawsawan po natin sa ating pong kaya ng pinirito, inihaw, di ba? So, ang gagawin natin ay isa-isahin natin ilalagay. So, naglagay na tayo ngayon ng sili. Kita nyo naman, ang siling ito ay kulay pula na, hinog na. Ah, talaga namang kailangan natin maglagay nito para sa ating panglasa ay mayroong konting twist. Kumbaga may kurot sa bunganga at masarap talaga pag mayroong sili. At maglalagay ulit tayo ng luya. Ayan. So, ang luya na yan ay medyo maanghang pero maganda lagyan dahil pampabango at pampalasa din. Diba? Kapag nagluluto nga tayo ng paksiw ay, yan, kompleto rin. Pero ito ay, kahit wala natin yung paksiw, kahit ibihaw lang tayo, o kaya sinabawan, ayun, sukaan natin yon ng ating mga sawsawan, o kaya ang ating pong prito ay pwede po tayong maglagay niyan na pang palasa, pantimpla po. Tayong mga Pilipino ay mahilig po sa sawsawan. Kaya gumagawa tayo ng ganito para na lang ay isang gawa na lang at ilalagay na natin sa lalagyan. So, lalagyan po natin ng, ayan, kita nyo naman, bawang nilagay natin na chinap-chap. Masarap pag mayroong bawang, maamoy at malasa at masarap. Talaga lang, hindi siya mabaho ha. Pag mga nilagyan natin, mga ingredients ng ganyan, ay lalong napapasarap ang ating pagkain. Ayan. At talaga namang, swak na swak yan sa budget. At take note po, pwede rin po kayong maglagay po o gumawa kayo ng suka na katulad sa ginagawa natin na dato puti at saka silver swan. So, depende po yan sa inyong panglasa at kung gusto nyo po. At nilagyan po natin ng yun, pamintang durog. Ang pagkadurog po sa paminta, huwag yung durog na durog. Yung pag nabiak lang po siya at tudurogin natin kaunti. Huwag naman masyadong durog kasi pangat naman tingnan. So, tinusok natin niya kasi medyo puno na yung bote. Para naman ay pumunta sa ilalim ang ibang mga
Lagyan natin mga ingredients kasi pag hindi natin tutusokin yan, mapupuno siya at aawas. So, kanina nagbawas tayo niyan, hindi ko lang pinakita sa inyo. So, tayo talagang mga Pinoy ay mahilig sa mga sawsawan dahil ito po ay nagpapalasa sa atin. At take note po, ayan po ay katas po ng niyog. O kaya ito ay pinaka-juice ng niyog. Ginawa natin pong tuba. So, maglagay po tayo ng asin. Para at least pampalasa din. Ayan. Gandahan lang sa paglagay. Baka matapon. Talaga namang kailangan natin lagyan yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, parang nila tayo paglalagay ng mga ingredients sa lalagay nating mga mangkok o kaya plato. Depende sa inyo kung saan yung lalagay. Kaya kung baga ilalagay na lang kay, direct natin po doon sa ating lalagyan para at least meron na po tayong halo ng mga ganitong ingredients. At ayan, tinakpan na po natin. So, nakita nyo naman po, diba? Ayos pa yung pagkagawa natin. So, ang discarte po natin na yan, tulong ko lamang po yan sa inyo. At ayan, kung yung nakikita, medyo binababa ko po o kaya pinatataob ko upside down, mga ganyan, para ang mga ingredients po ay talagang maghalo-halo sila. At ayan po, sa ating pong video ay sana marami kayo matutulungan sa akin sa araw-araw. Kahit ganito lang po si Sandara, at least nakakapagbigay po sa inyo ng tips. Asa ko sa inyo, lagi niyong panoorin po ang video ko para naman tumaas pa ang watch hour natin tsaka subscriber. Kaya sana naman tulungan ako ninyo para naman ma-monetize na po ako. Sa inyo pong mga kamay ang inyong tulong po sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all.